Natalo man ang kanilang kandidato noong eleksyon, hindi nawala ang mga boses nila sa YouTube. Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel. Ito'y sa kabila ng paghahari ng mga tagapuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa platapormang ito. Pati ang Pangulo mismo ay may sariling channel sa YouTube. Pero narito sila, ang mga boses na taliwas. Kahit na alam nilang mahirap humarap suot ang kulay rosas, humaharap sila sa kamera. Kahit na mayroong takot sa kanilang puso, matapos ang karumal-dumal na pagpatay sa isang kritikong katulad nila, kumikibo pa rin sila. Kahit na hindi nila nakamit ang kanilang pinaglalabang gobyernong tapat, binabantayan pa rin nila ang makapangyarihan. Hindi sila perpekto. Nagkakamali rin sila. Pero narito sila. At ayon sa kanila, hindi pera ang nag-udyok sa kanila kundi ang pangangailangan ng boses na hindi laging sumasang-ayon sa nakakarami. Sila ang mga nabansagan ng mga kaaway na mga talunan. Talo man, hindi sila nananahimik. Binisita namin sila para tingnan kung paano sila nagpapatuloy sa laban. At naniniwalang may mararating ang kanilang pinaglalaban. Muli pong sumasa inyo ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid. Siya si Roy Mabasa, ang bagong haligi ng programang Lapid Fire. Subscriber count, higit sa 200,000. Kung hindi nyo alam ang Lapid Fire, ito ang isa sa pinakamalaking YouTube channel na kritikal sa gobyerno. Maaga pa, meron na tayong paninindigan. Lapid Fire ang tawag sa dire-diretsong banat ng dating host nitong si Percy Lapid sa mga mapangabusong mga opisyal. Dahil sa kanyang komentaryo, kilala si Percy Lapid ng maraming Pilipino, lalo na sa abroad. Maalaga siya sa kanyang mga tagapakinig. Nakikipag-usap siya sa mga nagko-comment at tumatawag. Bumibisita siya sa mga burol. Sentro ng kanyang programa ang mga tanong ng kanyang mga taga-subaybay. Kaya naman, Ka-Percy ang tawag nila sa kanya. Pero noong October 3, 2022, pinaslang si Ka-Percy. Pinagbabaril siya sa labas ng kanyang bahay sa Las Piñas City. Isa sa mga binatikos ni Percy ay ang dating Bucor chief na si Gerald Bantag. Sa katunayan, kalalabas lang niya ng maanghang na video laban kay Bantag nang siya'y mapaslang. Tinaguri ang lalaking Cinderella. Pinaniniwalaan ng Department of Justice na si Bantag ang mastermind ng pagpatay kay Ka-Percy. Ang hinahanap po natin dito ay hustisya. Nangunguna sa pananawagan ng hustisya ang kanyang kapatid na si Roy Mabasa. At siya na ngayon ang bagong mukha ng Lapid Fire, isang napakalaking responsibilidad. Nagsimula lamang siya noong Desyembre 2022, pagkatapos na pulungin ang pamilya ni Ka-Percy. Tinanong ko sa kanila kung ano ba ang magiging desisyon natin sa programa ni Ka-Percy. Nakita niyo naman yung repercussion sa buong bayan, sa buong mundo, na halos napakaraming bansa ang kumundina. Maraming mga nagsasalita ng mga tao at testing dun sa legacy ni Ka-Percy. Anong gusto niyong gawin natin dito? Gusto niyo bang i-preserve na lang siya o gusto niyong ituloy natin? So, tinanong nila ako, kayo po tito, ano po ang tingin niyo? After na masagot namin yung seguridad, dumating na yung time na kailangan ko magdesisyon. Sinabi ko sa kanila na tatanggapin ko yung challenge, but kailangan ko ng kooperasyon nila, yung pamilya. Kailangan hindi kayo matatakot sapagkat ito'y another challenge sa atin, yung security na makakaharap natin dito sa pagtatayo o pagtutuloy nitong programa. Kung si Ka-Percy buong buhay na nasa radyo bilang komentarista, itong si Ka-Roy, isang newspaper man. Dating reporter at editor siya. Nagpasya siyang magpahinga na at magretiro noong pandemya. Balik trabaho siya ngayon dahil sa bago niyang krusada. You ended your retirement. Yun na nga yun. Isa pang masaklap yun. But sabi ko nga kanina, hindi naman lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong entablado na masasabi mo yung gusto mong sabihin. Yung paniniwala mo, itutuloy mo yung legasya ng isang tao na nirespeto ng maraming tao. So ang hirap nito, but just the same, sabi ko, I cannot doubt at this time myself na sasabihin ko, baka short ako. Hindi ito yung panahon na yun. Kailangan palakasin ko ang loob ko na kaya kong gawin ito. Ito yung mangyayari kung patuloy na nakikinig ang mga tao nanonood. Pag nakita kong nagdi-dissipate na yung numbers na yan,
palagay ko that's the time na kailangan ko na magbalot-balot. For as long as nakikita ko sila, nakikipag-interact, nakikinig, nanonood, masaya pa ako. At least alam ko na may nanonood pa at may naniniwala. At alam nyo, hindi biro ang tumalon mula sa pagiging newspaper man papuntang radio man, ha? Kung ang print reporter sapat na ang recorder, notepad at ballpen, ang radio man at vlogger, napakaraming equipment ang kailangan. Hello, check, check. Sound hello. Sound check. Kung ang print reporter, sa pagsusulat nagpapahayag ng katotohanan, ang radio reporter at vlogger sa pananalita. Si Santino naman, kung inyong naalala, ay appointee po ni Digong nyo. At simple rin lang ang paliwanag ni Roy kung bakit mahirap. Hindi siya si Percy. Mabigat, hindi ito madali. In fact, yung stress sa akin, kung hindi nyo lang alam kung ano yung naglalaro sa akin kalooban, ano? Yung tiyan ko, parang hinahalukay every time na uupo ko dito kahit ako lang mag-isa. Kasi alam kong maraming nanonood. Maraming nagbabantay na magkamali ako. Lalo na yung mga kalaban ni Ka-Percy. Nag-aantay lang yan na magkamali ako. At sabihin nila, oh, kita mo yung pinalit. Walang kwenta. Short. Hindi man lang maabot yung pinaglalaban ng kapatid niya. Malaking challenge, but nakikita ko yung clamor noong kanyang mga tagapakinig. Ano? Every day, nagme-message sila sa akin, pati dyan sa pagbo-broadcast dun sa chat groups, o dun sa, ano, sa chat ano, portion, makikita mo na nagtatanong sila, Sir, magla-live po ba kayo ngayon? Kasi kinagis na nila si Ka-Percy sa napakaraming taon na nagla-live. So, para sa akin, napakalaking challenge because ipiprepare ko yung sarili ko, ipiprep up ko yung aking emotion, yung aking kaluluwa para pag upo ko, kailangan ang pagsasalita ko will be spontaneous. Kahit na nagbabasa ako ng konting linya, kailangan tuloy-tuloy yan at nagsisink sa kaisipan ko at saka sa aking paniniwala. Kailangan lahat prinsipyo, lalabas kailangan ito dun sa sinasabi mo para maging makatotohanan. Dagdag pahirap pa sa trabaho ni Roy Mabasa? May panganib na siya ang kasunod na itumba. Kaya naman sa bawat live niya, ibang lugar siya nagbo-broadcast. Isipin niyo yun, bagong araw, bagong lipat. Bit-bit niya ang kanyang equipment at siya lang ang nag-aayos nito. Pagkaupo niya, kailangan niyang magsulat ng script ng kanyang programa. Pagkatapos, nag-iempake ulit siya para sa ibang lugar mag-broadcast. Hating gabi na at hindi pa rin nakaka-uwi si Roy Mabasa. At sa pagtulog, ang lapid fire pa rin ang kanyang nasa isip. Pag umuwi ako ng bahay, dala-dala ko yan. Pag higa ako sa kama, sa likod ng aking isipan, dala-dala ko yan. Iniisip ko kung paano ko ito babaguhin kinabukasan. Kung paano ko ito i-improve kinabukasan. Kasi ito'y responsibilidad. Para kung nagkaroon ng bagong pamilya na kailangan kong samahan at alalayan. Ito yung mga nakikinig sa kanya. Habang si Roy Mabasa pinagpapatuloy ang legasiya ng kanyang pinaslang na kapatid, ang kasunod na YouTuber namin kinausap, hindi baguhan sa komentaryo. Hindi sa journalist, pero sabi niya, nasa sentro ng kanyang mga video ang pagsasabi ng totoo. Siya, si Kristan. Subscriber count, higit sa 70,000. Tinatalakay niya kung bakit dapat palayain na nakakulong na senadorang si Laila De Lima, ang kontrobersyal na pag-aresto at magpapalaya sa anak ng DOJ Secretary na si Boying Remulla, at ang mga problema ng Maharlika Wealth Fund na itinutulak ng Marcos Administration. Hindi siya nagsimula sa politika, pero isa siya sa mga unang mga YouTuber. Bago pa man nakita ng mga politiko ang kapangyarihan ng YouTube, naroon na siya. Bago pa man naimbento ang salitang influencer, nasa YouTube na si Kristan. 2006, nag-post siya ng video na ito. What is a bigger sin? To let a child stay on the street, not have enough food, or not even have enough shelter, and even clothing, every day of their life, and not even get the basic opportunities of education, or just wearing a condom, and not being able to impregnate someone? That question I want to leave to you guys to answer. What do you think? Pero hindi lamang mga komentaryo ang ginawa ni Chris noon. Karamihan ng kanyang pinost na mga video, mga comedy skit tulad nito, nito, at nito. You know, the internet back then was a fun place to be. It was a way for people to share their lives. Ganun lang yun eh. There was no agenda.
there was no motivation na beyond just uploading and sharing. So that was the internet back then. It was almost innocent nga eh. Pag tinignan mo how people upload and what people put out there, and it was just really about sharing. Pagdating ng 2015, matapos ang itinuturing niyang isa sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay, naging inspirational YouTuber si Chris Tan. Ito ang mga video na kanyang ginawa noon. I want to share with everyone a technique I use to help me get empowered. Sa pagiging life coach YouTuber, nakita ni Chris ang kanyang epekto sa kanyang mga manonood. At sabi ni Chris, doon siya nagpasya na tapos na ang joke time. Seryosohan na. So in 2019, when I decided na, sige, let's do this. I wanted to be able to help people. It was amazing nung nakita ko kasi by posting videos, I got people commenting or reaching out to me, asking for help, saying that they were able to learn something, it changed their perspective. Nakakainganyo yun. And I said, oh my gosh, you know, if I can help change one person's mind, just one, I've done my job. That video is worth it, the effort. One person, because that one person creates a ripple effect that changes other people's minds. Bumalik na lamang si Chris sa politika noong 2019, isang election year. Kaya huwag niyong ibebenta ang boto niyo. Pag bumoto kayo ng tama at mga tamang liderato ang mga nahalal sa ating gobyerno, mapapansin niyo agad ang epekto ng nabawasan o walang korupsyon sa ating bansa. Pero panandalian lang itong komentaryo ni Chris kasi noong 2020, may bago siyang napuso ang paksa. Ang crypto. Hey guys, it's Chris Tan. Should Binance be banned in the Philippines? Bumalik siya sa political commentary at patuloy na naglabas ng mga video tungkol sa politika pagdating ng 2022 elections. Respecting BBM supporters. Here on my daily thought bubble. So nangyari, napansin ko na first, I like talking about politics talaga. And I was so affected by yung mga nakikita ko na leading up to the elections. I was very affected. So, sinasabi ko lang naman yung opinion ko doon. What was interesting was, I started speaking Tagalog more often. Then one day, sabi ng isang kaibigan ko, Chris, alam mo, mag-Tagalog ka na lang. Kasi sabi ko, I want people to hear the message. Sabi niya, say it in Tagalog. Sabi ko, talaga? Sabi ko, baka mabulol ako. Sabi niya, doesn't matter. Say it in Tagalog. People will relate more. O sige, that's when I did the Lenny video in Tagalog. And then nagulat ako sa reaction. Doon ako na, whoa. Talagang one day, I woke up and I'm like, 60,000 views in, wait, that was just a few hours ago. 100,000. At sa nakalipas na election period na ito, pumalo talaga ang views ni Chris. Mula sa kaunting daan, naging daan-daang libo ang nanonood ng mga video niya. Ang mga most viewed video ni Chris, lahat lumabas noong election period. Hindi na siya masyado nag-i-English. Puro Filipino na. Kinuwenta niya kung bakit hindi siya boboto kay Lenny Robredo dahil sa kanyang personalidad, kundi dahil sa kanyang platforma. Now I look at Lenny as the one that's the complete package. Hindi na to yung we're voting for the lesser evil. Wala nang lesser evil. This one is the complete package. This is the one that the Philippines needs right now. Nakipag-usap din siya sa isang supporter ni Pangulong Marcos Jr. bago ito mahalal. Kasama ko si Aljun. Pati na rin ang opinion niya tungkol sa ibang mga kandidato, naka-video. Sinabi ni Lacson na sinabihan daw siya ni Lenny na mag-withdraw. Hanggang sa pagkatalo ni Lenny Robredo, ibinahagi niya ang kanyang pananaw sa kanyang mga tagapanood. Unang beses niyang tumahimik noong pinatay si Percy Lapid. I was afraid. I was very afraid. I stopped for 3 weeks. And, you know, the basher would say, natakot siya, wala kang bayag, duwag ka pala. Well, again, you're entitled to your opinion. It doesn't really affect my decision. Sino bang hindi takot mamatay, di ba? Ready na ba ako? Pinag-isipan pa nga raw ni Chris ng mga ibang bansa, pero nagpasya pa rin manatili. Natakot ako at dahil doon, nag-decide ako na manahimik muna. Nag-post ulit si Chris sa YouTube pagkalipas ng 3 linggo. Pero, nagbago na siya. Mas naging malumanay ang kanyang pagsasalita at hindi na ganoon kadirekta ang kanyang mga banat. Mas kalmado, parang ganito, mas mahinahon, and mas nagtatanong, tingin ko lang naman, baka sakali, kayo ano sa tingin nyo? Ganon. And if you will notice some of my videos after that have become like this, softer voice,
not naming people, becoming careful about which name you mention. Talk about the system rather than the personality, because there is a systematic problem anyway. Ang huling YouTuber naming nakausap, kilala sa palayaw na Action Man. Subscriber count, higit sa 19,000. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang Jade De La Cruz, isa ring alias. Ayaw kasi niyang malaman ng mga tao ang kanyang tunay na pangalan para sa kanyang seguridad. Kilala si Jade na laging nakabisikleta. Noong campaign period, pumupunta siya sa mga pagpupulong ng mga supporter ni Lenny Robredo gamit ang kanyang bike. Kahit natapos na ang eleksyon, hindi pa rin niya tinatanggal ang mukha ni Robredo sa kanyang bisikleta. Kung titingnan ang kanyang YouTube profile, puno ng kulay rosas ang kanyang mga thumbnail at araw-araw siyang nag-upload ng bagong video para sa mga komunidad na nag-aabang sa kanyang komentaryo. Bago ang YouTube, dating receptionist si Jade sa isang call center agency. Noong nagsimula ang pandemya, nawalan siya ng trabaho. Dahil may tatlong anak pa siyang kailangan pakainin, dito siya nagpa siyang magsimula sa YouTube. Taga-suporta siya ni Lenny Robredo bago pa man siya nag-record ng una niyang video. Nakita ko siya na sinuportahan ko siya sa pagiging vlogging kasi may mga supporters din po ako na may mga subscriber na maaring ma-share kung ano po ang ginagawa ni Attorney Lenny na aside sa pagsama-sama ko sa mga rally. So yun po ang naging best na inisip ko na iba-vlog ko siya at ginagawa ng magagandang ginagawa. Ayon na rin sa ginagawa niya na may mga resibo. Kasimula pa lang, pinutakti na si Jade ng maraming basher. Kadalasan, personal ang atake nila at sinasabing mali ang kanyang mga datos, kahit na nakabatay ito sa research. Sila po ay unti-unting namumulat para sa katotohanan. Pero unti-unting nakita ni Jade ang epekto ng kanyang mga video sa kanyang mga tagapanood. Dati marami akong bashing, and then habang sa tinutuloy-tuloy ko yung katotohanan, paunti ng paunti na sila at minsan ang iba kasi naniniwala na sila kasi minsan may nababasa din ako sa comment section. Dati hindi mo ako subscriber, agad siya ako sa mga sinasabi mo. Pero dahil sa pinagpatuloy mo na may mga resibo ka na ginagawa, na halimbawa sunggabang ko ang isang kasanungalingan at may ipipresent ako na ito ang katotohanan. So yun, kaya nakakakuha ako ng ibang mga ayaw sa akin na naging umanib na sa akin for sure. Lapid Fire Team, dyan din po sa Hong Kong. Si Caroy Mabasa, si Kristan, at si Action Man Jade De La Cruz. Iba-iba man ang pinanggalingan, lahat sila ay may kagustuhang lumaban sa kasinungalingang talamak sa social media. Nakakalungkot lalo pag nababasa ko yung mga trolls na alam mo namang alam naman nilang mali yung sinasabi nila. Pero trolls nga eh, what do you expect from trolls? Ang hindi ko lang talaga matanggap itong mga vloggers kasi pinakikita nila yung mukha nila. Alam nilang mali yung sinasabi nila, pumatay ng tao, pinagtatanggol ninyo. Sino ba dapat? Kami ang biktima rito. Hindi yung inaakusa na pumatay ng tao. Pero nagugulat ako sa ganong klaseng mga vloggers na kaya nilang sikmurain yung mga ganon. Alam mo naman na hindi nila alam yung sinasabi nila eh. Hindi nila madistinguish. Alam nila, maaaring sa kalooban nila, alam nila, but because of something else, ay nabubulag sila sa katotohanan. You know, this is the problem when the government wants to keep the masses uneducated and hindi marunong mag-isip. They can manipulate them any way they want. And it's so unfortunate. A lot of people are easily manipulated. They don't know that they are manipulated. That's the unfortunate thing. And I'm trying to save them. Ayon sa Check.ph, isang fact-checking initiative, si dating Vice Pangulong Lenny Robredo ang pinaka-inalipusta ng disinformation noong nakaraang eleksyon. Ang pinaka-nakinabang naman, ang nanalong pangulong si Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa tatlong vlogger, daman nila nakakaunti lamang sila para kumalaban sa kasinungalingan sa YouTube. Several people have pointed it out na alam mo ilan lang kayo ah. And actually a handful. Apparently a handful. One hand. At the end of the day, pag nagtapos ng programa mo, pag tinignan mo yung mga trolls, yung mga vloggers na sinisiraan ka, personal, kung anong kalukuhan yung tinatawag sa'yo, wala naman silang masabing issue. Hindi naman sila nagdi-discuss ng issue, pero nakakalungkot, nakakatakot, sapagkat may mga nabubulag eh. May naloloko sila eh. Ang huli nilang pagkakapare-pareho, sa harap ng walang patid na atake,
wala silang balak na tumigil. Maraming salamat po. Thank you for watching. Ako po, si Daxion. Kaya ako pinagpatuloy talaga to na kahit may namamatay, may natatanggap na death threat, para sa akin ano po talaga, para po sa mga kinabukasan ng mga anak ko, kaya parang silang inspirasyon po na pinagpatuloy ko talaga na kahit maraming nangyayari. Medyo may takot, siyempre, sino ba naman ang hindi matatakot, pero para sa akin, wala naman po akong, hindi naman po ako natatakot hanggat wala po akong ginagawang mali. Dissent is always a good thing. The irony is people think dissent is a bad thing. Contradiction, they believe, is a bad thing. Pag kontra ka, masama ka. But you know, it's important that there's always a contradiction. Pag walang dissent, it never leads to a better thought. Opposition, opposing thoughts, make thoughts better. That's why it's necessary. Ano ang papatahimik sa Lapid Fire? Not even death palagay ko. Nakita naman natin kay Kapersi yan eh. Lalo nga kung lumakas ang leb ko, lalong lumakas ang loob ko nung ginawa nila yun eh. Kasi for as long as ang mga tao naniniwala, walang pwede magpatahimik, not even death. Kasi may susunod at susunod dito.